Pinagpalang araw po sa inyong lahat, January 5, 2021. Happy birthday po kay Father Bien Lozano. At belated happy birthday kay Father Brecto Hernandez. At bukas po ang karawan ng ating lubhang kagalang-galang Bishop Mel Ray Uy. Happy, happy birthday po sa inyong tatlo at lalitigid sa ating Obispo Bishop Mel Ray. Mga kapatid, tama-tama po ang ating banal na ebanghelyo tungkol sa Himala. Ang Himala pong naganap ng pagpaparami ng tinapay. Sa katotohanan po, ilang beses ko na po napuntahan yung Tabga, kung saan po yung location po ng pagpaparami ng tinapay. At nung pinuntahan po namin yung tinapay, yung Mensa Christi, eh, ang nakalagay po dun sa ano, apat lang po yung tinapay. Di tinanong ko po yung aming tour guide at yung aming pong mga nagpapaliwanag sa amin doon. At sabi ko, bakit po apat yan? At di po ba lima, sabi sa gospel. Sabi sa akin ba naman ng tour guide, baka ikaw ang kumain. Sabi ko, hindi naman po. Sapagkat sabi niya, you are the pit bread. Aba, nagulantang ako dun sa sinabi, ikaw ang ikalimang tinapay na dapat mabahagi. Alam po ninyo dito sa ating bala na ebanghelyo, ay nakita po natin ang generosity ni Jesus. Kasi ang sabi ng mga disipulo, paalisin na lang po ninyo. Kasi malaki pong gastusan yan. 200,000 denaryo. 200 denaryo. Ay napakalaki po noon para po 200,000 denaryo ang magagastos. At talaga pong very unconcerned and selfish yung mga disipulo nang sabihin, ay paalisin na lang po ninyo, mas makakatulong sa atin. Pero nasyak sila at nagulantang ng sinabi ng Panginoon, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Mga kaibigan, naroon po ang kabutihang puso at kagandahang loob ng Diyos na patuloy na nag-aalay ng kanyang sarili para sa ating lahat. Pangalawang mensahe po ng banal na ebanghelyo ay sometimes the Lord allows us to experience scarcity or sabihin natin yung bitin, shortage. Bitin sa pagkain, bitin sa kalayaan, bitin sa material na bagay, katulad nitong pandemyang ito. Para matuto tayong lumapit sa Kanya, in order po for us to reach out for God, sometimes God allows us to experience shortage. And when human beings accept that their resources are limited, na they need to open up to the divine intervention, then po nagsisimula ang Himala. Saan po ba nagsimula ang Himala? From the 5 loaves and the 2 fishes. Naging napakain yung 5,000 at pagkatapos may sobra pang 12 bakulo ng tinapay at isda. Alam po ba ninyo ang nangyari sa mga disipulo after the miracle? Abay, umuwi po sila at nagtayo ng tindahan ng bake shop. Eh, hindi po. Pero yun po, dumami ng dumami sapagkat ito po ay ginamit ng Panginoon kung anong meron tayo. Provide the Lord the vessel for miracle. And what is the vessel for miracle? Your faith, your love, your service. Yan po ang magdadala sa atin sa Himala. Ang mga Bible scholars po ay isa sa kanilang sinasabi na ang banal na ebanghelyo po ay tungkol din po sa Eucharistia. That Jesus continued to multiply His bread, His presence, to give us our material, spiritual, emotional, psychological needs. Patuloy niyang pinahati-hati ang tinapay. Patuloy niyang ibinibigay sa atin upang magkameron tayo ng panibagong buhay at buhay na walang hanggan. Sabi ng isang Bible scholar, perhaps the real miracle is not the miracle of the loaves, but the miracle of the multiplicity of the generous heart. Ang tunay na Himala ay nanggaling po sa pagbibigay. Kung meron po tayo, ibahagi po natin, hindi mauubos parang Eucharistia. The miracle starts here in our generous heart. Amen.